akin. Mga tagubili. Alam niyo ba kung ano yung tagubili? Mga utos, di ba? Mga paalaga. Kayo ba pinapaalalahanan ng inyong mga magulang? Oo. Ayan, anong sinasabi ng nanay? Anak, mag-aral ng mabuti. Di ba? Ganon. Ngayon, malapit na yung kasuhan. Sino sa inyong mag-aaral? Ayon. So, kailangan, tanimahin natin. Ano ba yung tanimahin? Intindihin, sundin natin ang payo o paalala ng ating mga magulang. Di ba? Ano ba naman? Anak, wag mo magpupuya. Wag mo cellphone ng cellphone. Sino sa inyong lagi nyo sa cellphone? Kung pasang bahay, tibaling. Anis. So, dapat bawasan natin yung cellphone. Gagamitin lang yun kapag merong gana-research. Ano? Ayan. So, pag buhay yung Solomon, siya ay mayroong takot sa Diyos at siya sumusunod sa Diyos. At minsan, isang gabi, nagpakita sa kanya sa parang naginip ang Panginoon. Ito yung naginip ng Solomon. Mayroong dalawang babae na nanganak, may problema sila. Ano nga yung dalawang babae? Nanganak. At sila ay magkasama sa isang bahay. Opo. Magkasama sila sa isang bahay. Mangyari, yung isang babae na may anak, nakatulog. Nadagdagan niya yung kanyang bilig. At alam niyo ba yung nangyari? Mamatay ang baby. Mamatay. Tapos, mga hating gabi na, o malalim na yung gabi, nalaman ng babae na matay ang kanyang anak. Tapos, yung isang baby, kinuha ng babae na pangalawang babae. Ayun, lumapit ang dalawang babae kay Ate Solomon. Ate Solomon, may problema po kami. Anong gagawin natin? E mangyari kasi, kinuha niya po yung anak ko. Sabi ng sakal, hindi natin yan eh. So sa madaling salita, nagtatalo ang dalawang nanay. Nagtatalo silang dalawa. Dahil, nung nakausap ni Solomon ang Diyos, sabi niya, ano ba gusto ko gawin sa'yo? Before, no, ng kwento. Sabi niya, gusto ko po, Lord, bigyan niyo po ako ng wisdom o karunungan. Hindi siya humingi ng kotse. Hindi siya humingi ng maraming pera. Pagka kayo ang tatanungin, ano bang gusto mo? At ano hihingi ito sa Diyos? Kita po kami, ano ang gusto mo hihingi? Maging mabait. Okay. Si Jacob. Asa si Jacob? Pa dito ang tatanungin, anong hihingi niya sa Diyos? Kotse. Pero ito si Alice, hindi humingi ng kotse. Hindi siya humingi. Kung tayo nga siguro, Lord, kailangan gusto ko magkaroon ng laruan. Diba? O bilang mga bata, gusto niyo yun. Gusto ko po na bago sa sapatos. Lord, malapit na yung pasukan. Kailangan po maganda ang bag. Diba? Sino ganun sa atin? Oo, lahat. Diba? Pero, si Haring Solomon, ang hiningin niya sa Diyos ay karunungan. Lalo ngayon malapit na yung pasukan, kailangan natin yung karunungan. Na magamit natin ng tama yung ating kalusugan na binigay sa atin ng Lord. Diba? Huwag natin aabusuhin. Bawal magpuyat-puyat. O, karunungan ang hiningi ni Solomon. Ito na ngayon, may lumapit na dalawang babae at may problema. Ang sabi, yung anak ko yan eh. Sabi naman ng unang babae eh, akin po yan. Alam niyo ang ginawa ni Haring Solomon? Opo. Nagpa siya, sabi ni Solomon. Pwes, ganito. Pahinginan ng kita, sabi niya. O, ispada ang kita. Alam niyo ba yung kita? Opo. Kita.
yung pangalawang babae, ha? Yung pangalawang nanay. Sige, para pareho na lang kami wala. Total naman, papantay na lang, sabi ng pangalawang babae. Pero alam, sabi ng unang babae, huwag patayin ang bata, ibigay mo na lang sa kanya. Sabi ng babae, yun hindi na, alam nyo kung ano sabi ng kanyang tumang hindi. Yung nagsabi na sa akin ng bata para wala na lang kami parehong anak. Siya yung hindi totoong nanay ng bata. Sino ang tunay na nanay? Nangalawa. Yung puna. Kasi yung nagsabi na huwag ninyong hatiin ang bata, ibigay nyo na lang sa pangalawang nanay. Ibigay nyo na lang sa kanya. So, syempre, kaya niya nasabi na sige, hatiin na lang ang bata kasi hindi naman kanya yun. Diba? Alam nyo yung sasabi niya na hindi niya yung anak. Diba? So, wisdom. Sa totoo, hindi naman nangyari. Sabi niya ni Haring Sulukot, hatiin ng bata, ang tunay na may-ari ng bata ay yung unang nagsabi na huwag na patay at ibigay na lang sa kanya. Sa totoo lang, yung bata napunta dun sa nagsabi na huwag patay. So, decision wise. Kasi, binigyan siya ng Lord ng ano? Wisdom. Tama, si Bella. Galing naman ni Bella. Yan sa mga sagot. Wisdom, karunungan. Kaya importante na hihingi tayo sa Diyos na karunungan. Para habang tayo ay nag-aaral, malalaman natin kung alin ang mabuti at alin ang tama. Hihingi natin yun sa Diyos. Higit sa lahat, marunong tayong sumunod sa mga paalala. Okay ba yun? Okay, power verse natin ngayon ay unang hari, kabanatang tatlo, talatang tatlo. Sabay, basahin natin yung sabay-sabay. Iniibig ni Solomon, si Yahweh, at pinatagihan niya ang mga tagubilin ng kanyang ama, si David. Wala pa ba natin ng Lord? Basahin natin yung sabay, ha? Basahin natin tayong natutunan. So, meron ba tayong natutunan? Papa! Ayan, tanungin natin si Bella. Ano mo natutunan mo, Bella? Humingi ng karunungan. Ikaw, ano natutunan mo, anak? Tanungin mo, meron ba kayong natutunan? O, Buda? O, tinanong mo, anong natutunan natin? Ha? Tama. Humiling tayo sa Diyos. Yan, magtitiwala tayo sa Lord. Kasi, sa Kanya nang regalo, yung lahat na karunungan. Alam niyo ba, yung ating Biblia, ito, ay, ano, ito yung laman ng aklat ng mga ating. Ito yung aklat ng mga aklat. Uniwala kayo doon, nandito na yung science, nandito na yung iba't ibang mga atlet panglipunan o kung ano-ano pang mga pag-aaral. So, dito natin malalaman yung karunungan na nagmumula sa Diyos. Diba? So, yon. Sana nga ay nasusunod na rin ko, babalik kayo at mag-aaral pa ulit tayo. Okay? Dapat kabisado natin ito ulit. Iniibig ni Solomon, si Yahweh, at tinatalima ang mga tagubilin ng kanyang amang si David. Ayan, ang ibig sabihin ng tinatalima ay sinusunod. Okay. At ang pangalang Yahweh, siya yung ating Diyos. Diba? Si Yahweh ang ating Diyos. Okay. Ikaw ang tunay na Diyos, ikay walang katulad, ikay nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, bingin ang aming dilim, isipin ikaw sa buong mundo. Dadahilan.
Thanks for watching. At sa mga nais pong magbigay ng donation or support, just message us at pwede mo ninyong i-follow ang aming Facebook page, The Flower Garden. Thank you so much and God bless you.